Ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Tayo po ay mga galak at atin itong katuwaan. Opo, ang Panginoon ay napakabuti sa atin at ang kanyang kagandahang loob ay hindi po nagbabago magpakailanman. Binabati po namin ang bawat isa sa inyo ng isang mapagpalang araw. Welcome po sa ating Day 8 ng ating Christ Amazing Love Series. At nais po nating batiin, ano po, ang ating mga taga-subaybay na naroon po sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan, kagaya ng Amerika, Japan, Dubai, at iba pa. Sila po ay nag-message sa atin at ipinaaabot ang kanilang kasiyahan na makita po yung ating ginagawang programang ito. At sila man doon ay nararanasan din ang kahangahangang pag-ibig ng ating Panginoon. Inabati rin natin ang mga taga Mindoro. Yes. May mga nag-message, di ba? Sa mga nakalipas po ng mga araw, ay nagkakasama-sama tayo upang sariwain ang mga napapanahong mensahe ng Panginoon na matagal nang isinulat sa banal na kasulatan. Ngunit paminsan-minsan ay marami pa rin ang hindi ito napagtutuunan ng pansin. Noong mga nakaraang araw po ay napag-aralan natin kung papaano ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin sa kabutihan. Natutunan din naman po natin na ang pagpapatawad ay isang mabisang lunas o kagamutan. Naliwanagan din po tayo na ang kautusan ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ano po sa atin? At muli tayong pinaalalahanan. Yan, ng tamang pangangalaga ng ating kalusugan. Ano po? At nagkaroon din po tayo ng mga panibagong pag-asa sa pamamagitan ng kapahingahan na ibinigay po sa atin ng Diyos ang araw po ng Sabat. At pinasibik din naman po tayo sa napakagandang lugar na doon wala na pong kasamaan, wala nang kasalanan. Yun po ay tumutukoy sa langit na bayan. At itinuro din po sa atin, napag-aralan natin, ang uri ng pamumuhay ng isang tapat na katiwala ng Diyos. Ang lahat ng ating pinag-aralan sa series na ito ay, at simula pa noong June 5, yeah, ay gumagabay sa atin sa tamang daan, katotohanan at buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, ay ihahatid sa atin ang isa na namang napakagandang mensahe ng pagpili o pagpapasya tungo sa lubos na pagpapasakop sa ating Panginoon. Ang mga ngasiwa po ng programa sa oras na ito ay ang mga kababaihan at asawa ng pastor ng Central Luzon Conference. Ang Central Luzon Conference ay sumasakop sa Kalakhang, Maynila, gitnang Luzon, at bahagi ng Northern Luzon. Kaya po, tayo ay matamang makinig sa mensahe ng kamangha-manghang pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. Ngayon po, narito ang Central Luzon Conference. Sweetest name on earth.
Magandang araw po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa atin pong pananalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, mahabagin at mapagmahal sa lahat. Tunay po Panginoon na napakadakila at napakasagana ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na sa pagkakataong ito, kami ay inyong binigyan ng panibagong araw, panibagong buhay upang aming kayong bigyan ng papuri at patuloy na makapakinig ng inyong mga salita na siyang magbibigay sa amin ng amin ring kalakasang spiritual. Amin pong dinadalangin si Mamila sa kanyang pagsasalita. Nawa po siya ang inyong nawa kayo, Panginoon, ang kanyang maging gabay at patuloy na magbigay inspirasyon upang ang bawat isa na nakikinig sa araw na ito ay higit pang magkaroon ng ibayong connection sa inyo. At Panginoon, sana po patuloy niyo kaming tulungan, palakasin sa lahat ng aming mga kahinaan. At nawa rin po, Panginoon, ang media evangelism na ito ay maging daan upang mas marami pang mga kaluluwa ang mailapit sa inyong harapan at tumanggap sa inyo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At kami po naman na mananampatuloy na nanampalataya sa inyo, sana po Panginoon, kami ay inyong patuloy na palakasin, matagpo ang handa sa inyong nalalapit na pagdating. Marami pong salamat sa inyo pong walang sawang pagpapatawad at pagtanggap sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Ito po ay aming sinasampalatayanan at pinapasalamatan alang-alang ng lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating North Philippine Union Conference-wide Online Women's Ministries, Christ Amazing Love. Ngayon sa ating ikawalong serye ng ating pag-aaral, pangungunahan tayo ng Central Luzon Conference Women's Ministries. Welcome po sa ating mga masusugid na mga taga-subaybay sa ating araw-araw na ginagawang program. Nawa pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo ay nakikinig ng iba't ibang mensahe. Mensahe sa pamagitan ng musika at mensahe ng salita ng Diyos na ipagkakaloob po sa atin ng ating tagapagsalita na si Sister Mila De Palobos, ang ating Central Luzon Conference Women's Ministries Director at Shepherdess International Coordinator. Patuloy ko po kayong inaanyayahan na manood at makinig upang lalong makilala ang ating Panginoon at mailapit sa Kanya. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ito sa iba upang sila rin naman ay makinabang. Minsan natatamo,
si Jesus na tagaligtas, lagi niya sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming mga manunood, mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta na po kayo sa mga nagdaang araw? Kumusta na po ang ating pag-aaral? Ating naalaman sa mga nagdaang mga araw? Ito na po ang ating pangwalo na tema. Tayo ay nalaman natin that Christ's amazing love teaches me. Christ's amazing love heals me. Christ's amazing love nourishes me. Christ's amazing love restores me. Christ's amazing love gives me joy. Christ's amazing love entrusts me. At ngayon naman po ay ating maaalaman that Christ's amazing love changes me. Tayo muna po ay sumandaling manalangin upang ating hingin ang gabay ng Santong Espiritu sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Tayo ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong kamangha-manghang pag-ibig na binigyan niyo kami ng pagkakataong mag-aral ng inyong salita. Amin pong hiling ngayon, ang patnubay ninyo sa pamamagitan niyong Banal Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin sa inyong mga salita ngayon. Ito pong aming hiling, alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Simula noong Marso 16, 2020, ang ating buhay ay nag-iba. Nag-iba dahil sa ating naranasang pandemya na dulot ng COVID-19. Tayo ay isinailalim sa ECQ or Enhanced Community Quarantine. Ano mga pagbabagong idinulot nito? Hindi na tayo basta-basta makakalabas. Kung lalabas tayo, tayo ay dapat may daladalang quarantine pass at tayo ay nakamask at ganun din, nadagdagan ang laman ng ating bag. May baon tayong alcohol at sanitizer. Nagkaroon din tayo ng social distancing. Meron ding schedule sa pamamalengke at dun din sa mga shopping malls na pinupuntahan natin. Nagkaroon ng curfew. Napakaraming mga pagbabagong ating mga nararanasan dulot ng pandemya. At ang mga naranasan nating pagbabagong ito ay ang dinulot, mas marami ang negatibo. Kumusta naman po ang ating espiritual na buhay? Nagbago rin po ba? Pag tinatanong nila tayo na, kumusta ka na? Dati, sagot natin, gaya ng dati. Kumusta na po kayo? Kumusta ng aking espiritual na buhay? May pagbabago ba? Alam niyo po ba na sa tala, sa banal na kasulatan, meron ding isang lalaking nagtatanong at gusto niya nang makarating sa bagong buhay, sa kaharian ng Diyos at siya'y pumunta kay Jesus ng isang gabi. At ito po ay nakatala sa ating mga Biblia na masusumpungan po sa Juan chapter 3 verses 3 to 5. Ganito po ang sabi, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?
Verse 5. Sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugang pagbabago ng buhay. Anong sagot ni Jesus kay Nicodemo? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit bautismo ang sagot ni Jesus kay Nicodemo at hindi mamanata? Magseminaryo. Ano ba ang kahalagahan ng bautismo? Ano ang ugnayan ng bautismo sa pagbabagong buhay? Ano ang kailangan nating gawin bago magpabautismo? Ating sasagutin po ang mga katanungang iyan sang-ayon sa banal na kasulatan o ang Biblia. Mga magiliw naming mga tagapanood, ang mga salita ng Diyos lamang po ang ating magiging basihan sa ating salita, kaya sa ating pag-aaral, kaya akin po kayong inanyayahan na kunin lang inyong mga Biblia at inyo pong suriin kung ang aking mga sinasabi ay nakatala sa Biblia. Okay po. Ngayon po, ano ang ugnayan ng bautismo sa bagong buhay? Sa pamamagitan ng bautismo, ipinahahayag natin ang ating pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo at nagpapatuo ng ating kamatayan sa kasalanan at ng ating layunin na lumakad sa kabaguhan ng buhay. Ating pong basahin ang sa Colossians chapter 2 verse 12. Ganito po ang sinasabi, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya, sa paggawa ng Diyos, sa muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Ang ibig sabihin po, sa bautismo ay ating ipinahayag sa publiko o sa mga tao na ating tinatanggap si Kristo at tayo ay nananampalataya na siya ay namatay at tayo ay iniligtas sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay muli. Yan po ang ipinahayag ng bautismo. Ano naman ang simbolo ng bautismo? Ang bautismo mo ay simbolo ng ating pakikiisa kay Kristo, ang kapatawaran ng ating kasalanan at ating pagtanggap sa banal na Espiritu. So, ang bautismo po ay ipinahayag natin na tayo'y nakikiisa na sa ating Panginoong Diyos. Nakikiisa tayo kay Kristo. Ito po ay isang tipanan sa Kanya na sinasabi mong, ako'y binago na ng aking Diyos. Tinatanggap ko siya bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Parang yan po din ay isang kasal. Kapag ka tayo po ay nagpapakasal, ating ipinapahayag sa mga tao na ating minamahal ang ating kasintahan. Kaya tayo nagpapasya na makiisa na sa Kanya. At tayo pag kinasal na, tayo ay iiwanan natin yung dating single life natin at mabubuhay na tayong kasama Niya. May bagong buhay na tayo. Susunod po, bakit mahalaga ang bautismo? Bakit nga ba mahalaga ang bautismo? Bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus, siya ang ating halimbawa.
ang mga gawi ni Jesus ay siyang ating gagawin dahil tayo ay kanyang mga tagasunod. Ano po ang sabi rito sa Mateo chapter 3 verse 14? Datapu at ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Verse 15, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy pinayagan siya niya. Si Kristo ay nagpabautismo kay Juan Bautista o Juan Bautista upang matupad ang buong katwiran. Si Kristo man ay napabautismo bilang halimbawa niya, kaya bilang halimbawa natin siya, kaya tayo po ay tatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. May tatanong niyo siguro sa akin, ano ang ugnayan ng bautismo sa pagbabagong buhay? At ano ang bautismo sa Biblia? Ano po bang bautismo ang isinagawa sa Biblia? Ang sabi po dito sa Efeso chapter 4 verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Pansinin po natin ang sabi po, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Bagaman ang Biblia ay nagsasabi ng isang bautismo, ang kasangkakristyanuhan naman po ay may iba't ibang paraan ng pagsasagawa ng bautismo. Ang iba ay nagsasagawa po ng wisik, yung iba naman ay pagbuhos ng tubig sa ulo ng sanggol, ang iba naman ay paglubog. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang bautismo? Ang salita pong baptism ay galing sa salitang Griego. Nang ibig sabihin sa English ay to dip, to immerse, to plunge under water. O sa Tagalog ay ito ay nangangahulugan ng lubog o ilubog sa tubig o ipailalim sa tubig. Si Kristo ay ang ating halimbawa. Paano ba binautismuhan si Jesus? Ating pong basahin ang mga tala. Sa Mateo chapter 3 verse 16, ito po ang sinasabi. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Paano po ba binautismuhan si Jesus? Kapag sinabing umahon sa tubig, ibig sabihin po noon ay maraming tubig. Si Jesus ay inulubog sa tubig. Dahil ang sinabi doon ay umahon sila galing sa tubig. So ang ginawa pong bautismo sa ating Panginoong Jesus ay lubog sa tubig. Inulubog po siya sa tubig. Ano naman po kaya ang isinasagawa o isinagawang bautismo ng alagad ni Jesus o ng mga alagad ni Jesus? Atin pong basahin ang tala na masusumpungan po sa mga gawa, Kabanatang 8, versikulo 35 hanggang 38. Ito po ay isang kwento ng alagad na si Felipe kasama ng kanyang bating. Ito po ang sinasabi sa
Mga Gawa 8:35. At binuka ni Felipe ang kaniyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatan ito ay ipinangaral sa kaniya si Jesus. Verse 36, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinasabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Verse 37, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng iyong buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Verse 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismuhan siya. Ano po ang sabi dun sa kwento? Tinuruan ni Felipe ang bating, at nung makakita sila ng tubig, ng maraming tubig, ang bating ay ang sabi niya, narito ang tubig, ano pa ba ang nakakahadlang sa akin para ako ay iyong bautismuhan? Sila po ay lumusong sa tubig at binautismuhan ni Felipe ang bating. So ano pong ginawa sa kanya? Anong klaseng bautismo? Siya po ay inilubog sa tubig at binautismuhan siya. Ano naman kaya ang ating gagawin bago magpabautismo? Ang sabi po sa Gawa, chapter 2, verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang sabi po rito sa Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano po ang una nating gagawin kung tayo magpapabautismo? Magsisi sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan sa Kanya, siya ay tapat na tayo ay lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kapag ka po tayo nagsisi, dapat po ito ay sincero. Hindi kapag ka tayo'y nagsisisi, ay uulit naman. Hindi po. Ang Panginoon ay tapat. Kung tayo ay maghihingi ng tawad, siya ay magpapatawad sa atin. Panghawakan po natin ang pangako niyang ito. Ano po ang pangalawa natin dapat gawin? Marcos 16:16. Ang sabi po ay ganito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So ano po ang ibig sabihin? Ang pangalawa natin dapat gawin ay sumampalataya tayo. Sumampalataya kanino? Tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus na siya ang anak ng Diyos, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay at siya ay nabuhay na muli at siya ay ang ating Panginoong Diyos na muling babalik upang tayo'y iligtas at dalhin dun sa langit na bayan. Ano naman po ang pangatlong
bagay na dapat nating gawin upang tayo'y magpabautismo. Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagamap o gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pangatlo po, o pangatlo po ang dapat nating gawin, ay ganapin natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Mamuhay po tayo na nang-aayon sa Kanyang banal na salita. Mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Yan po ang dapat nating mga gagawin. Dahil sa kamangha-manghang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay nakarating ang pabalita sa inyo. Ating naalaman, dahil sa Kanyang kamanghamang pag-ibig, tayo Kanyang tinuruan, tayo Kanyang pinatawad, tayo ay Kanyang pinalalago, tayo ay Kanyang binibigyan ng kapahingahan, tayo ay Kanyang pinagkatiwalaan ng mga kaloob at ng mga kayamanan. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Kapatid ko, kaibigan, matagal na nag-aanyaya ang ating Panginoong Hesus na siya'y tanggapin mo bilang Panginoon at manunupos. Marahil ay matagal mo nang naririnig ang kanyang pabalita at naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang tamang panahon ay ngayon na. Ang bukas ay di natin batid kung ano ang naghihintay sa atin. Si Jesus ay naghihintay sa iyong pasya. Iyo siyang tanggapin sa iyong puso at magpasya ka ngayon. Papasukin siya sa iyong buhay. Tanggapin siya sa isang bautismo. Ngayon ay makakarinig tayo ng isang awitin na maaaring sabayan mo at ikaw ay magbulay-bulay upang marinig mo ang kanyang tinig na nananawagan sa iyo ang ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin ang awit. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mong buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Bakang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas.
ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay bubuksan. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Pagkang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Aking po kayong idadalangin, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Amang banal at makapangyarihang ka sa lahat, kami po ay naririto upang kami ay humiling ng inyong gabay para sa aming mga kaibigan na nagpasya na tanggapin nila kayo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maaari po ba silang inyong gabayan, Ama? Samahan sila sa araw at gabi man hanggang sila ay mabautismuhan. Igawad nawa ang mayamang pagpapala ng langit sa kanila ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking hiling, samot na langin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Kung kayo po ay nagpasya na tumanggap sa ating Panginoon sa isang bautismo, maaari po ninyong i-type ang inyong pangalan doon sa comment box at ang aming pong mga kasamahan ay malugod na i-a-assist po kayo at kayo'y kanilang idadalangin. Muli po, aming kayong inaanyayahan na tumutok dito sa ating programang Cry's Amazing Love sa dating oras po at sa dating tagpuan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.